Sa esports, patuloy na namamayagpag ang mga Filipino teams na kalahok sa Mobile Legends Southeast Asia Cup sa Phnom Penh, Cambodia. Gaya ng Echo Philippines, perpekto pa rin ang katada ng Blacklist International sa pagtatapos ng group stage ng kompetisyon. Kabuang detalya sa ulat ni Rafael Mandairel. Matagumpay na tinapos ng Blacklist International ang kanilang kampanya sa group stage ng Mobile Legends Southeast Asia Cup. Pinataob ng Codebreakers ang Todak ng Malaysia 2-1 sa kanilang Day 4 match kagabi. Agarang napunta sa Blacklist ang Abante nang dominahin nila ang Game 1 sa score na 11-0. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Malaysian squad at nagawang silatin ang 3-time MPL champion sa Game 2 sa pamamagitan ng isang backdoor play. Bagay na hinangaan ni Blacklist team captain Janmar Omay Venus Villaluna. For me, wala namang mali sa ginawa ng team. Kasi para sa akin, maganda pa rin naman yung naging performance ng lahat. It just so happens na talagang mas magaling at mas mautak yung ginawa ng Todak, especially ni Siku guys. So it's more on comment sa kanila, more on sa maling ginawa namin. Sa kabila nito, hindi naman pinanghinaan ng loob ang mga Pinoy at tuluyan ang winakasan ng serye sa Game 3. Siguro marami rin kasing experience sa mga ganong moments and talagang nangyayari siya. And yung positive side na lang yung tinitingnan namin na good thing na nangyari siya ngayon na panalo kami kesa in the future pa namin may experience sa mas importante pang match. Tulad ng Blacklist, undefeated din ang Echo Philippines sa group stage ng mid-season tournament. Bukas na arangkada ang MSC Playoffs kung saan muling sasabak ang Blacklist kontra Burn X Flash ng host country Cambodia. Habang sa Biyernes naman magsisimula ang aksyon para sa Echo laban sa Todak ng Malaysia. Rafael Bandairel, PTV Sports.